Meron akong nabasa sa comment section, tinatanong niya kung pwede nga ba daw gamitin yung 12mm diameter bars kapalit sa 16mm diameter bars. At mula sa maliit na bakal, papunta doon sa malaking bakal. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung diferensya sa presyo nito kung magpapalit kayo ng poste sa bahay na pinapagawa mo. Ang size niya ay 400 by 400. Ito kahit na anong size, o hindi lang poste, pwede rin sa beam. Ngayon yung nakalagay na bakal base sa schedule niya ay 8 piraso na 16mm diameter bars. Kung ito ngayon yung stirrups mo, ito ngayon yung 16mm diameter bars, 8 piraso. Bali, 4, 5, 6, 7, 8. So yan yung 8 piraso, 8 pieces na 16mm diameter bars. Gusto mo ngayon palitan na gawing 12mm diameter bars imbis na 16mm diameter bars. Pwede mo siyang gawin, pero kailangan kunin mo pa rin yung total area doon sa original na design. Ang ibig ko sabihin, kung ito ngayon yung design ni engineer na 8 piraso na bakal, 4, 5, 6, 7, 8, kunin mo yung total area ng bakal na yan. Ano ba yung pagkuha ng area na yan? Kung ito yung bakal, di ba yung bilog siya, kunin mo lang yung circle niya, yung area ng circle. So ang formula ng pagkuha ng circle, kung ito yung circle niya, ito ngayon yung diameter. Ito yung diameter na yan, ito yung 16. So ang area niyan, ang formula niyan ay area ay pi d square over 4. Ano ba yung pi sa calculator? Kung ito yung calculator niya, mayroon siyang mga pi na makikita nyo. Yung value niyan ay 3.14. So para makuha mo yung isang piraso na 16mm diameter bars, yung area niya ay 3.14. I-multiply mo sa 16. Yun yung diameter ng bakal, 16mm diameter bars. I-divide mo siya ng 4. Ang kakalabasan niyan ay 200.96 mm². So yun yung area ng isang piraso na bakal. Ngayon, base sa design engineer, kailangan ng 8 piraso na 16mm. So i-multiply mo siya ngayon ng 8. Ang kakalabasan niya ngayon ay 1,607.68 mm². So ito ngayon ang kailangan mong isupply. Kumbaga kahit na anong size ng bakal na gagamitin mo o ipapalit mo, basta kailangan yung total area ng bakal na ipapalit mo ay parehas niyan or mas hihigit pa dyan. Hindi siya pwedeng bumaba. Halimbawa, gagamit ka ng 12mm diameter bars, tapos 8 piraso lang din ang ilalagay mo, hindi siya pwede kasi nga mas bagbagsak siya. Kumbaga hindi siya matibay kisa dun sa original na design na 8 piraso na 16mm diameter bars. Kumbaga syempre, obvious naman, pag nagpalit ka ng bakal na maliit, tapos yung numbers niya ay parehas lang din, kumbaga hindi siya matibay. Kaya kailangan paparehas din nito. Kumbaga mas hihigit pa dyan or parehas ng total area niya. Susubukan natin gumamit ng 12mm diameter bars para makita nyo kung ano ibig sabihin. So kailangan mo pa rin kunin yung area ng circle ng 12mm diameter bars. So para makuha mo siya, yung area ng 12mm diameter bars, yung pi niya ay 3.14. Ang diameter ng 12mm ay 12 square, divide mo siya ng 4, ang kakalabasan niya ay 113.04 mm². Ito ngayon yung isang piraso. Ngayon, ang tanong, ilang pirasong 12mm diameter bars ang kailangan mong ilagay para tumbasan itong 1,607.68 mm². So, subukan natin. Dagdagan natin, gawin natin 14 piraso na 12mm diameter bars. Pag minultiply mo ito ng 14, ang kakalabasan niyan ay 1,582.56 mm². Kumbaga, mapapansin nyo, mas maliit siya kisa dito. So, hindi mo siya pwedeng gamitan ng 14 lang. Kumbaga, mas mababa siya kisa doon sa kailangan mong ibigay. So, kailangan tutumbasan mo. So, dadagdagan natin. Subukan natin ngayon ng gawin natin 16 piraso na 12mm diameter bars. So, yung area ng 12mm diameter bars na 113.04, i-multiply natin na 16. Gagamit tayo ng 16 piraso. Ang kakalabasan niyan ay 1,808.64 mm². So, mapapansin nyo na mas malaki na siya kaysa dito 1,607. So, pwede mong gamitin. Kumbaga, kung gagamit ka ng 12mm diameter bars, kailangan 16 piraso.
Ngayon, engineer, subukan naman natin kung mas malaking bakal. Kumbaga, papalitan natin from 16mm diameter bars, gagawin natin 20mm diameter bars. So, kuno pa rin, kunin mo lang yung area ng isang piraso na 20mm diameter bars. So, pag nakuha mo ngayon, ito ngayon yung pi, 3.14, i-multiply natin sa diameter na 20mm square, divide mo siya sa 4, ang kakalabasan niyan ay 314 millimeters square. Ngayon, ilang piraso ang kailangan mo para ma-meet mo pa rin yung 1,607. Subukan natin 6. Kasi pag ginamit natin na 8, sobra-sobra. So, kasi mas malaki siyang bakal. Subukan natin 6. Ang kakalabasan niyan ay 1,884 millimeters square. So, pasado pa rin siya. Kumbaga, matibay pa rin siya. Kumbaga, mas malaki pa nga kaysa dito sa kanyang original na design. So, paggagamit ka ng 20mm diameter bars, kailangan mo na 6 na piraso, katumbas doon sa 8 piraso na 16mm diameter bars. Ngayon, tignaman na natin kung mas makakatipid tayo pag ginawa natin yan. Basis sa original design engineer na 8 piraso na 16mm diameter bars, kunin natin yung presyo nito sa 8 piraso. Ngayon, kunin natin yung total price sa 8 piraso na 16mm diameter bars base sa original design. So, yung 8 piraso, i-multiply lang natin sa presyo ng 16mm diameter bars na 530 pesos. Ang kakalabasan niyan ay 4,240 pesos. So, ito yung original presyo doon sa original design ni engineer na 8 piraso na 16mm diameter bars. Kunin naman natin yung 12mm diameter bars. Base sa calculation o sa nakuha natin para ma-comply natin yung design yung original design, kailangan natin na 16 piraso na 12mm diameter bars. Magkano ba yung presyo ng 12mm diameter bars? Ay 307. So ang kakalabasan naman niyan ay 4,912 pesos. Kumbaga mas mahal siya pag gumamit ka ng 12mm diameter bars. Subukan naman natin yung 20mm diameter bars. Base sa nakuha natin, kailangan natin ng 6 na 20mm diameter bars. Magkano ba yung 20mm diameter bars? Is 830 pesos. Pag minultiply natin ngayon to, ang kakalabasan niyan ay 4,980 pesos. Kumbaga, mas mahal din. Kumbaga, makikita nyo rito na pag pinalitan mo yung bakal mo from sa original na design engineer, mas mapapamahal ka. At maliban pa dyan, pag gumamit ka ng 12mm diameter bars, kumbaga mas marami siya, mas marami yung trabaho na gagawin mo. At mas maraming sayang na bakal gagawin mo kasi mas marami kang puputulin, mas marami kang tatalian, kumbaga additional cost doon sa labor. Maliban pa dyan, pag marami yung bakal mo, may posibilidad na maging congested ngayon yung poste mo or yung beam mo. Ano ba yung congested? Kumbaga, yung marami siyang bakal. Kumbaga, dikit-dikit na halos yung bakal. Pag nagbuhos ka, may posibilidad na halos wala na mapagdaan o wala na malusutan ng graba. Dahil nga puno na siya ng bakal, may posibilidad na magkaroon ng ampaw or honeycomb yung poste mo or yung beam mo. Ngayon, kung gagamit ka naman na mas malaki na bakal, mas maliit siya na numbers of bakal. Pero, mas makapal siya na bakal o mas malaki siyang bakal, mas mahirap siyang i-bend. At minsan pa, doon sa lugar mo, walang available na 20mm diameter bars na bakal o mas malaki pa mga bakal. Kaya makikita nyo rito na hindi lahat na oras ay practical siya na gawin mong palitan mo yung design engineer na bakal. Pwede mo lang gawin siya kung in case of emergency talaga. Kung nagkataon na marami ka pang sobra na 12mm diameter bars o 10mm diameter bars, pwede mong gawin. Ang gagawin mo lang ay pwede mo siyang i-bundle, katulad yung nakikita nyo, para hindi siya maging congested, bundle ang gamitin mo. Pero syempre, additional pa rin yan ng tali kasi iba-bundle mo siya. Kumbaga, yung isang piraso magiging tatlo, katulad nito, base sa design natin, kailangan natin na 16 piraso na 12mm diameter bars. Kaya mangyari dyan, kung ito ngayon yung poste natin, sa bawat kanto na bakal, magiging tatlo siya. Ito yung bundle, tatlo. Tatlong bakal dyan. Then, ito na isa. So, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. So, ito yung magiging bundle siya. Tatlong piraso na 12mm diameter bars. Yan ang magiging setup ngayon para hindi maging congested yung poste mo. Pero syempre, mas matrabaho siya.